Malalaman natin ngayon yan, pre. Kaya pinatanong ko po kung mayroon order talaga si ma'am. Malalaman natin yan. Wala namang in-order si Mrs. Tapos, ang kung laman eh, kung ano-ano lang. Minsan eh, siningil siya, 1,000. Ang laman eh, post-pro yata o ano. Eto, tingnan nyo kung ano laman. Kasi eh, sabi ni Joy, wala siyang in-order. No, hindi po kasi namin alaman-laman ito. Tingnan natin, pre. Kasi may nangi-scam doon. Tine-check po ako nga lang eh. Pupuksan natin. Tingnan natin. Ano laman yan? Pwede mo pong i-cancel to, sir. Hindi, titingnan natin. Eh, may nangi-scam doon sa ano eh. May nangi-scam ng deliver doon eh. Sir, natanong nyo po si Mrs. po. Mrs. niya po, sir. Wala namang in-order eh. Kutsara. Ako, 550. Nani! Nani! Saka na po, sir. Wala ko ka na naman dyan. Delivery po yung delivery lang po ako. Delivery lang po ako, sir. Hindi po namin alam talaga naman yan. Sir, wala po kaming kinalaman dyan. Wala po kaming alam dyan. Hindi na po yung deliver ko. Ang dami, sir. Sir, pengi pong bulak, sir. Tagas po yung dugo ko. Wala po akong kinalaman dyan sa order na yan, sir. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon, naulo ko na makita ko po yung video, tumayo po yung mga balahibo ko at buhok ko sa grabing nakakasama ng loob yung ginawa ng lalaking yon. Salamat po. May nag-order po at prenosis po na, ng JNT para i-deliver po doon sa kay John Von Cruz. Siya po bang nakapangalan doon sa order? Ay, hindi po, sir. Ang nakapangalan po doon ay Mrs. po ni Sir John Von Cruz. Ah, na si Ma'am Meg Marie Joy Angkop. Yung pouch po, ayun po yung may bayad na 550. COD? Apo. Hindi talaga po ko ng pasensya sa nangyayari. Sa oras na mabalitaan ko, sir, na siya pinagbantaan nyo, sinaktan ulit. Tayo na kung sir magkalaban, sir, magpe-personalan tayo, believe me. Wala po, wala at wala po, pa kailan, sir, kahit na gaano kalaking negosyante ka pa, I don't F-care. Opo, wala ngayon po mangyayaring pa. Ganun po. Ngayon pa. Maraming netizens po ang humihingi ng update regarding po dun sa na-air natin noong May 23. YouTube video po nito, delivery boy na binasag ang labi. So kahapon, po. Idol Rafi, may good news tayo at kasama po ngayon ni Mary Cruz, yung ating reporter, na si Police Lieutenant Colonel Paterno Domondon ng Chief of Police po ng Santa Cruz, Laguna. Kasama niya rin po, Idol, si Sir Jonathan Rico, yung rider po natin. Magandang hapon po, Colonel Paterno Domondon. Colonel. Sir, so nakuha na po natin yung medical legal document. Yes, sir. Yung dati na sinabi niyo yung sir na i-follow up natin, nakuha din po natin ng araw na yun po. Ah, good, good. Okay, kasi very important po yun sa pag-file ng kaso against dito po kay John Von Cruz. Na-file na po yung kaso laban kay John Von Cruz, Colonel, sir. Ngayon po, sir, pupuntahan, sasamahan po natin si Sir Jonathan para i-fight yung complaint po. Ano po yung ikakaso po dito kay John Von Cruz, sir? Base sa mga circumstances, sir, physical injury po. Tapos okay. Depende na po sa appreciation ng fiscal kung ano pong degree, kung slight, less, or great po. Slight or serious. Okay. Tama po kayo. Nasa appreciation ng fiscal. Depende rin natin sa ebidensya. Ipapakita ang pagkakaintindi ko. Yung pag-heal ng sugat. Doon natin sinusukat ng fiscal. Opo. Yan. Okay. Good. Now, Colonel, kasi nasabi sa amin ni Sir Jonathan, meron daw baril itong si Mr. Von Cruz. Na-check niyo ba kung lisensyadong baril po ito, Colonel? Pasensya na po, sir. Ngayon ko lang po naalaman yung information na yan. Pero ibibirepli po natin din. Opo, kasi nga raw po, nagbibit-bit daw ng baril. So I just want to know kung meron siyang PTC. Kasi ang pagkakalam ko, ang any civilian, may karapatan man sila magbit-bit ng baril outside the residence, pero kailangan po nila ng PTC ata. Yes. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Ayun. Gagawa po tayo ng verification sa PTO. Sa kangkarami. Right after ng budger, mag-uusap natin, sir. Magre-request po ako ng budger. Opo. Isa na lang po, Colonel. Yes, ang kinakabahan po ni Mr. Rico dito, maging po kami, dahil ma-influensya po itong tao at mayaman, kamag-anak pa ng isang politiko, although sinabi na ng politiko na hindi siya may kialam, and we really appreciate it. Baka pwede ho natin bigyan ng seguridad, meaning pwede natin pasadahan po yung tinitirahan po ni Mr. Rico every now and then, kasama po yung barangay, para naman po hindi siya magkaroon ng takot at hindi siya ma-intimidate at tuloy-tuloy niya talagang ipagulungin yung kaso. Versus kapag nakita kasi niya, sir, na may gumagala-gala dyan, mayroon nagtatanong-tanong ng mga nakamotor, baka biglang umatras to.
Opo sir, nagkapalitan naman na kami ng number, sir. From time to time, sir, kukumustahin ko na lang. Which is, ginawa na natin yung control. Nag-request po kayo nung man, sir, yung loan na ikutan yung lugar niya, sir, ng mobile natin, ginagawa po natin, sir. Ayun, sige po. Well, sir, sobrang thank you talaga, Colonel Paterno Dumondon. Malaking tulong po yan para sa ating biktima, para maging kampante na po siya at hindi na po siya magkaroon ng takot. Sobrang thank you again, ha, Colonel, sir. Mabuhay po kayo, Colonel. Salamat din po, sir. Salamat din po. Opo. Makakasa po kayo ng tulong, sir. Amin. Opo, Colonel. Saludo po ako sa inyo, Colonel. Sir Rico, ayan po, yung PNP, nagkikipagtulungan po sa atin at nakuha na po pala yung dokumento na importante para sa pag-file ng kaso. Tomorrow po may pa-file na yung kaso. Of course, hindi po bibitaw yung PNP sa lahat po ng inyong galaw. Nag-request na po tayo, yung PNP ay palaging nakaalalay maging sa inyong seguridad, sa inyong bahay. Papasadahan po kay every now and then ang mga pulis natin at barangay. Ngayon, sir, ano pa po yung kailangan ninyo at ano po yung pakiramdam nyo, ano pong reaksyon nyo dito sa mga chain of events? Okay naman po. Wala ho ba kayo natatanggap ng mga pananakot, sir? Mga yung pag-alagala dyan, mga nakamotor na may mga sukbit na baril sa bewang. Meron kasing mga ganun dati in the past na mag-ikot-ikot, magtatanong-tanong, tapos dadaan-daan yung mga kotse na walang plaka. Wala ho ba mga ganun nangyari? Ngayon po, idol, wala naman po kung pangyayari po. Okay. Sa labing ng barangay. Wala ho bang tumawag ng mga Poncio Pilato para tangka kayong areglohin? Wala naman po kami yan. Wala pong tatakang mabot areglo po. Okay, so wala pong tumatawag na mga Poncio Pilato, meaning yung mga taong mga pwedeng taga-gobyerno, mga kakilala nyo, kilalang tao sa lipunan, tumatawag para, oy, areglo na natin to. At baka kayo ma-pressure? Wala naman po. Wala? Kumpiyana po. Kaya pong kumpiyana ng barangay. Thank you for that, sir. I want you to be truthful to us and honest. Salamat naman po at sinabi niya. Para alam po namin kung ano susunod namin galaw at kung paano namin kayo masangga. So may tumawag po ang konsehal ng barangay. Gabi po na dito po kami sa araw po ngayon. Time po nung pumunta po sila dito sa police station, nung kinuuna ng statement si Sir Jonathan, mayroon po pumunta dito ang isang konsehalan ng barangay na si Ma'am Nympha Hernandez. Which is sinabi po na, kumbaga parang makipag-areglo na lang daw po dito kay Sir John. Ah, okay. Yung sinasabi ko, mga Poncio Pilato, nalalapit. Okay. Ano naman ang naging reaksyon ni Sir Jonathan doon sa ganung klaseng pananalita ni Konsehala? Opo, ang as per Sir John po, ang sabi po niya, mas gusto nyo raw po niya talagang ituloy yung kaso laban dito kay Sir John kasi daw po hindi raw po rin naging epekto sa kanya nung nangyari. Yun. Kumbaga hindi rin po niya binansin si Ma'am Nympha. Yan yung dahilan kung bakit tayo maglalagay, magpo-poste ng mga pulis at wag na sigurong barangay kasi meron ng konsehala. Magpo-poste tayo ng mga pulis sa tinitirahan ni Sir para hindi siya ma-pressure. Kasi tulad niyan, meron na. One pressure yan. Baka kasunod niyan, konsehala, meaning kagawad. Mm. Baka sunod niyan, si chairman. Kunyari lang, halimbawa, di ba? Pag chairman ang sumunod niyan and then city councilor, aba, pabigat ng pabigat, mapipressure nga itong tao. Kaya gusto natin, dapat walang lumalapit at gusto natin makapag-decide talaga ng gusto si Sir na para sa akin, dapat ituloy ng maleksyonan itong mga naghari-harian dyan sa kanilang lugar. Medyo nagulat po ako na si Konsehala po, kasama po sa umareglo po. Kasama po ng mga tao na gusto po mong umareglo sa akin na pinadala po na tao niyan. Okay. Ni Jan Von Cruz po. Kasama po si Jan Von Cruz nung makipag-usap sa inyo si Konsehala, sir? Hindi po. Ang kasama po niya ay siya na po, si Ace Ibangilita, yung pong nagbukas ng parcel. Ano pong sinagot niyo kay Konsehala doon sa kanyang offer na pakikipag-areglo, parang representative siya, lumilitaw, ni John Von Cruz? Ano pong inyo pong kasagutan doon sa kanyang mga sinabi sa inyo? Hindi ko po tatanggapin. Itutuloy ko po yung kaso, yung demanda po. Okay. Ano pong reaction niya nung sinabi niya itutuloy ko yung demanda? Ayun po, hindi na po siya nagsalita na decidido po ako na ituloy po. Okay, very good. Sige po, it's step one na ho yan. Pero sir, sa mga susunod na araw, linggo, buwan, meron pa pong darating yan. So mag-ready lang po kayo. Okay? Kaya nga po, pinapopostian po namin kayo ng mga pulis para mabawasan po yung pressure at takot ninyo. Apo.
At kung dumating po yung panahon na meron po mga umaligid-aligid po sa bahay ninyo, o nakamotor, o nakakotse, na walang plaka, usually ganun eh. Di ba? May mga text, magsapasabi lang po kayo sa amin para alam na po namin kung anong mga susunod na hakbang na gagawin natin. Ano po? Opo. Nung pong gabi ng 2023, may nagpunta daw po sa amin sa warehouse po sa May Duhat. Meron daw po napuntang tao doon na hinahanap daw po ako na gusto makapag-areglo. Hinahanap, gusto makipag-areglo, hindi hinahanap para takutin. Opo. Okay. Ayun, yun ang sinasabi ko. Kung ako pong masusunod, sana sir, wag. Pero, again, hindi naman natin mababasa yung nasa isipan ni sir down the road. Kung dumating po yung punto kayo po makipag-areglo, just let us know para naman sir, marami kasi pagkakataon, hindi na tayo tinatawagan ng mga complainant, biglang bumibitaw sa atin. Pag tinatawagan natin, kina-cut off na tayo, yung bang pinuputol ang komunikasyon, naka-block na tayo, wag naman saan mangyari yun sir. Just let us know para atas naman kami. Hindi naman kami makulit. Pero sana sir, bigyan natin ang leksyon tong taong to, napakayabang po. Ano po? Apo. Ah, okay. Wag po kayong kabahan, gagawin po namin lahat ngayon pa na ako po'y nabigyan ng mandato na para, di ba, mas lalo makatulong sa ating mamayan. At alam niyo naman po sir, yung aking stand, di ba? He was less in life, she had more in law. Kayo po ang dahilan kung bakit po ako ay umakyat sa Senado, kaya dapat mas lalo wag na ho kayo matakot ngayon. Di ba? Ayun po. Di ba, sir? Okay. Apo, apo. Tama po. Mas doble pong proteksyon ang mabibigay ko sa inyo ngayon. Apo. Okay, sir? Maliwanag. Apo, sige, sir. Salamat po. Mary, huwag mong pababayaan si Sir Jonathan. Ang gusto kong mangyari is masiguro na mawalan siya ng kaba o nervyos o takot. Although yung mga lumalapit na nagpag-areglo, hindi naman pala nanakot, pero still, pressure din yon. So yes, dapat po, sir, no, dapat hindi siya papabayaan ng ating kapulisan. Nandun pa rin yung suporta. Okay? Nabigyan na natin yung 10,000 paunang tulong kasi nawalan siya ng trabaho. Ilang araw siya hindi nakapagtrabaho? Yes po, sir. Nabigyan na po natin ng 10,000. Okay. So anong assessment mo? Ikaw, Mary, diyan ka, on the ground. Ano yung assessment mo? Ano yung nakita mo? Yung sitwasyon niya? Yes po, sa ngayon po, sir, si Sir Jonathan po yun po, parang bakas pa rin po sa kanya yung takot. Dahil yung nakilala po, kumbaga hindi po birong tao yung nakalaban niya. And then nakita ko po personal yung kanyang labi. Yun po, medyo malaki po yung punit. Sir Jonathan, kadalasan, sa aking karanasan, yung mga taong na umabot ng ganong klaseng pananakit ay nagkakatroma. Pwede na po namin kayo samahan, i-recommenda sa isa pong dalubhasa para matulungan kayo, mabawasan, mawala yung inyong trauma para kayo po ay sa ilalim sa isang intervention, therapy. Okay ba sa inyo yun? Gusto mo? Sa tabi ko po naman hindi na po siguro muna kailangan po. Okay, okay. Yun po lang, akin lang po kasi yung pangamba lang po sa tao. Yun lang po, yun sa pangamba po. De, kasi si Dr. Camille Garcia, yun yung suki namin, nakakapagbigay ng tulong yon sa mga taong nagkaroon ng trauma. Pero kung hindi nyo na kailangan, sabi nyo, din palagay ko, hindi mo talaga kailangan. So, sir, wag ko kayong kakabahan, andito na po tayo. Opo, ngayon, na nga po. Ngayon pa, dapat mas lalong ngayon pa maglakas loob kayo, maging matapang kayo mga inaapi dahil andito na po ako, mas dobleng tulong maibibigay ko po sa inyo, ha, sir? Opo, totoo po yan, opo. Sige, sir. Ingat po kayo palagi, sir. Opo, salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, Idol. Dalawang pong pasasalamatan nyo, sir. Una, yung mga netizen kasi sila po, ang dami nila maya nagtatag sa amin, nagtatanong ano nangyari. Please, tawagan nyo na si Sir Jonathan. Pasalamat po kayo sa mga netizen, sir. Ayun. Sa mga tao po na nakasimpatya at mga kakapwa ko, Rider, salamat po talaga. Hindi po, Rider, ordinaryong tao po. Salamat po sa inyo. Suporta at tuloy-tuloy pa na pag-ano, ang tabay. Sir, pasalamatan nyo rin po ating PNP, sir. Ay, opo. Yan, si Kernel. Si Happy po na lagi ko po na bala ko na po yung aming Happy. Alam ko, busy na ako po ang aming Happy. Salamat po, Happy. Sa inyo po. Sa inyo pong oras. Ako naman sa muli, nagpapasalamat sa ating mga netizens dahil sa inyong pagiging masugid na talagang sumusuporta dito kay Mr. Jonathan Rico. Nakikita ko talaga yung inyong pakikiisa at pagdadalamhati doon sa naranasan niyang napakasakit na
ginawa sa kanya nitong si John Von Cruz, yung inyong pagmalasakit, it's really very, very appreciated by us. Sa muli po, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, Colonel, at ako po ay sumasaludo po sa inyo. Sobrang thank you po, Colonel. Mabuhay kayo, Colonel. Maraming salamat din po, sir. Kung ano po matutulong ko po na aking tanggapan namin po dyan sa inyong presinto, magpasabi lang po kayo. Ako naman po ay handang tumulong sa inyo po, Colonel, maging sa inyong presinto. Dahil nakita ko naman po, masugid po kayong paggagawa ninyong trabaho para tulungan ang dapat tulungan. Salamat po, Colonel, ha. Andito lang po kami. Salamat din po, Sir. Opo, opo. Mabuhay po kayo, Colonel, sir. God bless po. Ito maganda kapag yung PNP tumulong sa ating mga kababayan. Opo. Tapos na itong, ano na ito, John Von Cruz. Sana wag magpa-areglo itong si Sir Rico. Tama? Meron sakto lumapit isa? Sakto yung sinabi mo, idol. Opo. Meron pang susunod yan, maniwala ka sa akin. May susunod pa yan. Sino mga tapos, Poncio Pilato yung mga dadating? Mga Poncio Pilato. Opo. Hanggang sa kakapa sila ng kamag-anak ni Mr. Rico. Yung malapit kay Mr. Rico. Magaling mga mo yung mga yan eh. Sino kayang kamag-anak ni Mr. Rico o malapit kay Mr. Rico na pwede mga tito, uncle, di ba? Teacher niya noon sa school, tatay. Lalapitan niya na mahirap tanggihan ni Sir Rico. Nanonood pa naman si Rico eh. Yun, himas-himasin nila. Tapos itong nilapitan, lalapit ngayon kay Sir Rico. Oy, patawarin natin to. Eh, mga ganun style. Mm-hmm. Well, nasa kay Sir Rico yan. Pero mas medyo mas okay yan kaysa naman yung dadaan-daan na may mga sukbit na baril. Opo. Tapos yung motor. Tapos yung paikot-ikot. Yun yung dobling, tripling nakakapikon. Okay, ano to? Sir, baka pwede ilipat na lang ng tirahan. Medyo mahirap ito, yung ilipat ng tirahan, dahil nandiyan yung mga family ni Sir. Pero good suggestion. Kung papayag siya, why not? O nga naman. Kasi usually yung tao, pag nandiyan sa kanyang lugar, established na siya dyan. Mm-hmm. It, maliban na lang kung meron talagang very, very valid reason. In this case, this could be a valid reason na para siya mag-move out, lipat siya ng kanyang tirahan. Para nang sa gayon, hindi na siya abot nitong si Von Cruz na ito. Pwede rin. Sige, mamaya, sasuggest natin. Kung gusto ni Sir Jonathan, hanap tayo ng way na para malipat siya. Malis yung kanyang kaba. Pwede rin. Good point. Si Maria Helena Duenes ang nagsuggest yan. Yes, Maria Helena Duenes, suggest po namin yan kay Sir Rico. Pag pumayag siya, approve. Mabilis pa sa alas 4. Gawa natin ang paraan na malipat siya. Okay?